balita, 2 pisong taas pasahe ang ihihirit ng ilang grupo ng mga tsuper. Malaki kasi ang dagdag presyo na naman sa diesel. Nakatutok si Steve Dailisa. Ang pananalasa ng Hurricane Harvey sa Amerika mararamdaman sa bulsa ng mga tsuper sa Pilipinas. Ang mga napinsalang refinery daw sa Amerika ang nagsusupply ng produktong petrolyo sa Europa at Asia. Dagdag pa ang pag-ipit ng supply ng Russia at Saudi Arabia ngayong papataas ang demanda sa papasok na taglamig. Ang Shell Flying V at PTT na una nang nag-anunsyo ng oil price hike na ipatutupad simula bukas. Mas mataas ito sa taya ng DOE. Ang OPA sa gasolina 45 centavos kada litro habang ang diesel papalo sa 1 peso and 30 centavos kada litro. Pinakamataas yan simula Disyembre noong isang taon. We cannot speculate, no? But we will continuously monitor. Ang sinasabi kasi ng Secretary Cusi, yung presyo kasi niyan, deregulated. Pero ang magagawa talaga natin ay siguruhin na yung standards, yung kalidad, yung tamang timbang, tamang sukat ng mga ating mga binibili ay masusunod. Umaangal ang mga tsuper. Ang mangyayari niya, yung dating kinikita ng 300, magiging 150 na lang. Pagpapasko, tapos sige, taas ng gasolina. Ito na ang ikawalong linggo ng sunod-sunod na oil price hike. At sa datos ng DOE at GMA News Research mula Enero hanggang Setyembre, aabot na sa halos 4 pesos ang itinaas sa gasolina, higit 3 pesos naman sa diesel at higit piso sa kerosene. Kaya ang grupong Pasang Masda ay kinakasa ang petisyon para sa 2 peso fare hike. Ginawa namin 10 peso sapagkat yan po pag-uusap. Pagkat naman po sa isang linggo, tumaas na naman yan. So this will be a consolidation between PEGIDAP, ALDAP and some other groups for this purpose of Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.